Magsasampa yung aming mga abogado na ang isang petition na tinatawag na amparo o habeas data na kung saan ay dumudulog kami sa Korte Suprema na pangalagaan nila ang kanilang mga abogado na nagtataguyod ng karapatang pantao kasi ay kami ay tinatarget ng mga kung ano-ano mga batikos, kung ano-ano mga paratang na wala namang batayan. So hingi kami ng tinatawag na temporary protection order mula sa ating Korte Suprema kasi tinitindigan namin na kami ay mga professional lamang, no? At dapat yung mga kosa o mga kaso ng aming mga kliyente ay dapat hindi i-associate sa amin. Wala siyang batayan, no? Unang-una, baseless siya, tapos illogical, tapos maraming leaps of conclusion, immaterial, irrelevant, incompetent, lahat ng pwede may object, eh, no? Kaya kami pumupunta sa korte dahil doon masusukat kung talagang pwedeng pumasa yung mga ganyang mga pananalita na palaging sinasaboy ni General Parlade laban sa mga organisasyon tulad ng NUPL at marami pang mga organisasyon na sa kanilang hinala na wala namang talagang batayan ay merong kinalaman doon sa tinatawag na underground movement. Kami, abogado lamang. Kailangan siguro suriin ni General Parlade ano yung record ng NUPL. Mag-12 years na kami, no? Hindi lamang mga political prisoners ang aming kaso. Halos buwan-buwan, nandito kami sa Korte Suprema kung ano mga public interest cases ang sinasampa namin. Ano? Ang pinakahuli yata dyan ay yung sa tubig at yung dun sa martial law. So, hindi niya pipiling sabihin na kami ay kumikiling dun sa mga makakaliwa. Kasi trabaho namin to, eh. Trabaho namin na itaguyod ng karapatang pagtao, lalo na ng mga mahihirap tsaka yung mga inaapi. Yes! Stop the attack! Stop the attack!